Narito na ang sa DWIZ. Obserbasyon, reaksyon at opinyon. Obserbasyon sa malalaking balitang bumutok sa araw na ito. Reaksyon ng mga personalidad sa likod ng mga balita at opinyon ng publiko sa mga isyung sangkot ang bawat mamamayan. Lunes hanggang Biyernes. Oro sa DWIZ. Kasama si David Oro. Oro sa DWIZ. Kay gandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Kay gandang hapon, bayan. Kay gandang hapon, Mighty Mom. Oras po natin. 4 minutes na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Sumasa inyo ang programang ORO, Obserbasyon, Reaksyon at Opinyon. Dito po yan sa DWIZ. At siya nga pa pala, wina-welcome po natin si Mighty Mom. Ang ating mga mom talaga, talagang mga ano yan eh, kapuri-puri. Alam niyo ba, meron nga pong ilang survey na ginawa, may kaugnayan sa mga mommy, na kung gagawin daw po na profesyon ang pagiging mami. Ayan, ang daming mga mami dito ah. Di ba si Hiyas eh, mami rin yan? Si Hiyas, yan, mami. Mami Hiyas? Mami! Ayan, sino pa ba yan? Si mami Joanna ba? Eh, mami na? Hindi pa, no? Hindi pa. Batang-bata pa si Joanna eh. Pero alam niyo ba, mga mahal po namin taga-subaybay, kung ayon po sa isang survey, kung gagawin daw pong profesyon ang pagiging mami, ay magkano ba ang isisweldo ng isang mami? Ayan, o tinan mo, ang dami ho kasi ng mga gawain ng isang mami. Di ba? Ang pagiging mami ay unang-una, ikaw ay caregiver. Ayan, ikaw ay, ano ba tawag dito? Cook. Taga-plancha. Taga-plancha, taga-luto, taga-linis ang bahay. Ang dami eh. Sige, mag-message nga kayo. At mamaya pag-usapan po natin ang mga mami. At ang mga mami talaga ay kinakailangan talaga ng mga tulong. At mamaya, oy, mayroon sa kabuuan ng ating programa ha. Merong mga tulong na ibibigay po naman kaugnay po ng mga trabaho ng mga mami. Tingnan natin, pakinggan natin mamaya. At yan ho ay tampok sa programa natin simula sa araw na ito ng Thursday, September 15. Siya nga pala, baka nga pala medyo nauulinigan nyo dito sa kabilang, sa kapitbahay namin, medyo mayroong malakas na tugtugan. Oo, mukhang nagkakasiyahan sila. Eh ano ho bang meron? Aba, ay nagdaraos ho pala ng 28th anibersaryo, 28th anniversary. Ganyan ba kabata si Mr. Bragi Braganza, ang station manager ng home radio? Oh, ay batang-bata pala itong si Bragi Braganza, no? Anyway, ang home radio station po natin, ang ano ba? 7 baka ako masabunutan dito ni Boss Edgar, di ko pa sulado yung frequency ng ating home radio. Ayun, no, 97.9. Pambira. Eh palagi kong pinapakinggan sa radio to eh kapag ako ay bumabiyahe. At ang gaganda kasi ng mga music ng 97.9 Home Radio. Ito po ay nagdaraos po ng 28th anibersaryo at isinabay na rin ang pag-alaala ni Boss Bragi Braganza ng kanyang pagsilang sa mundong ibaba. Kaya pala ang dami-daming mga tao dito, no? Ano ba mga handa nila diyan? Hindi ko pa natitikman na Boss June. Hindi pa tayo nakakatikim ng kanilang pagkain diyan sa ano, mukhang nagsasayawan sila. Okay. Congratulations sa ating pong mga taga-subaybay o sa ating pong mga kasama diyan sa 979.9 Home Radio. Oras po natin, 8 minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Samantala,
Isa po sa mga highlights po ng ating ng programa ngayong araw nito, maliban kay Mami, siyempre, ito pong pagkalat po ng mga fake news, pagkalat po ng maling mga impormasyon. Kaya pinag-iingat po tayo sa maling mga impormasyon. Alam niyo ho, itong sa kasalukuyan, magmula kaninang umaga, understand, ay nagkaroon po ng hearing sa Senado. At ipinatawag nga po ang mga opisyal ng Philippine National Police, lalong-lalo po ang NCRPO at naroon po ang pamunuan ng National Capital Region Police Office sa pangunguna ni Acting NCRPO Chief Police Brigadier General Junel Istomo sa Senado, kung saan ay nagkakaroon po ngayon ng pagdinig. May kaugnayan dito sa mga balitang umano'y marami daw mga kaso ng mga kidnapping, etc., etc. Totoo ba? Mukhang lumilitaw dito sa record po na hawak natin na ang mga balitang alleged kidnapping nito, karamihan dito ay mga fake news. Oy, mga fake news. O mamaya, titignan po natin yung mga fake news niyan, ha. Kaya pinag-iingat po tayo sa maling impormasyon. At sa ngayon po talaga naman ay napakadali po na makakuha ng impormasyon, kasama na po ang mga makakatulong sana sa ating kaligtasan, sa ating kalusugan. Aba, sa isang click lamang po sa pamamagitan ng internet o internet ay makakakuha na po tayo ng mga impormasyon. Ano ho bang ilan sa mga impormasyon na hindi maganda naman? Nariyan po ang mga mapandayang balita, mga hindi totoong report. Halimbawa nga po, nitong kamakailan, yung istorya nga po ng COVID-19 pandemic, ay nagbabala po ang Secretary General ng United Nations tungkol sa kumakalat ng mga maling impormasyon. Kaliwat kanan niya raw po ang mga nakakasamang payo. May mga payo po hinggil sa kalusugan, may mga payo naman hinggil sa panggagamot na ang iba ho dito ay maituturing na scam. Ayan. At ang daming araw pong kasinungalingan na inilalabas sa pamamagitan po ng social media. Ayan. Ayan po ang ilan sa mga lumalaganap sa pamamagitan po ng internet. Ito pong mga impormasyong ito ay kinakailangang mag-ingat po tayo. Ano ho ba ang dapat gawin? Ayan. Paano ho ba natin maingat ang sarili sa mga maling impormasyon at iba pang mga hindi totoong balita? Ito po ang ilan sa mga payo. Ayan. Huwag basta maniwala sa nakikita mo o naririnig. Importante ho yan. Huwag ho basta maniwala sa mga nakikita mo sa internet, sa mga kiniklik mo sa internet, at mga nababasa at mga nakikita mong video sa internet. Kasi madali ho talaga tayong madadaya kung hindi tayo po mag-iingat. At nagkalat po sa internet ang mga larawang may caption at mga maikling video. O, di ba? May mga TikTok pa nga, di ba? Di ba? At lalo na sa social media. Ayan. Tinatawag itong mga meme. At kadalasan ang ginagawa ito para magpatawa. Yung mga maliliit, maikli lamang para makapaglibang o maging libangan ng mga mambabasa. Pero napakadaling baguhin ang mga larawan o video o gamitin ito nang walang context. Ibig sabihin, kukunin lang ang isang parte sa sinabi ng isang tao pero hindi kasama ang iba pa niyang sinabi, kaya nagbabago ang kahulugan ito. At may ilan pa ngang na kayang gawa ng video ang isang tao na para bang sinasabi niya o ginagawa ang isang bagay kahit hindi naman talaga totoo. Ano bang bigkas ito? Pronounce as memes. Talaga ta. Pero sorry, hindi. Kahit ako kasi hindi ko alam banggitin itong mga katagang ito. Pero mo ha, yung mga ano natin, yung mga
Tinatawag natin mga millennials, pero mga memes pala ang bingkas dito. Akala ko mama. Kita mo nga naman talaga, no? Ayun, no? O, ito po, tuloy natin, binabanggit natin. Ayon nga po sa isang media, karamihan sa maling impormasyong nakikita ng mga researchers sa social media ay mga larawan o video na walang context, gaya ng mga memes. Ayun, no? Mali palang spelling. Okay, itutuloy po natin yan tungkol sa mga maling information, tungkol sa mga fake news. Kaya minarapat po natin sapagkat mayroon hong lumutang na isang istorya. Itong pinaka-latest eh. Mayroon hong isang kolehiyala na kinasuhan po ng Quezon City Police District. Aba, eh, ano ho bang ginawa niya? Itong kolehiyalang ito ay nag-post na siya raw po ay kinidnap. Nag-post sa kanyang Facebook. At minarapat po natin na makapanayam ngayon na nasa linya na ang napakasipag po na District Director ng Quezon City Police District, si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Magandang hapon po, General. Live na po tayo sa DWIC at saka sa ICTV. David Oro po lamang, sir. Magandang hapon, Sir David, at sa inyong mga tagapakinig. Opo, General. Nako, ay nakakalungkot naman. Ano? Ito'y dumadagdag pa ho sa mga maling balita at dumadagdag pa sa alalahanin ng mga kababayan natin na akala'y totoo itong nangyari. Sa isang kolehiyala, 20 anyos ito, ang pangalan niya ay Marichu Ramos na nag-post sa kanyang social media o sa kanyang Facebook ba ire na siya raw po ay kidnap. At ano bang ginawa niyang kwento, General, ayon no sa background bago natin pag-usapan kung ano pong naging hakbang ng Quezon City Police dito? Yes, sir. Dagdag lungkot po sa kanya yan dahil ang rason po na ba't niya ginawa yun ay malungkot daw siya at depressed daw siya. Medyo dagdag lungkot sa kanya ang kasong to. Hala. Kaya nag-post po siya na sabi niya siya ay dinukot ng isang puting van, may kasama mga nakita siyang babae sa loob na umiiyak. Uh-huh. Pagkatapos ikot-ingot siya ng 5 oras at pagkatapos nakakita siya ng pagkakataon na tumakas, kung kaya siya ay nakatakas at nag-report sa mga otoridad. Eh di tayo naman po, inimbestigahan natin. Uh-huh. Eh pinuntahan natin sa bahay niya at napag-alaman nga natin at nag-breakdown nga sa atin dahil maraming inconsistencies dahil sa mga sinabi niyang mga lugar may mga CCTV ho eh. Opo. So at ang pinakamatindi sa lahat doon, umamin po siya na wala pong kidnapping na nangyari at siya po ay nasa bahay na isang kaibigan niya. Hala. Ng buong oras. Nako. Na sinasabi niyang siya ay nakidnap. Kung kaya pati ang kaibigan niya ngayon, kinuha na namin ng statement. At nagbigay naman ng sworn statement. Uh-huh. Na opo, sa oras na ito, kasama nga niya yung batang ito, yung kaibigan niya. Uh-huh. Napaamin natin at yun, na-file natin ang kaso. Grabe pala itong si Marichu na ito. Pala decision pala ito, General, ha? Opo. Pala decision. Pero ayon sa kanya mga kwento, ayon sa inyong sinabi, nung chinek nyo, biro nyo, General, pinagtrabaho pa kayo? Imbis na yung mga mahalagang oras sana, ginamit nyo sa mas importanteng bagay. Nung chinek nyo yung mga CCTV, wala ho yung hindi tumutugma dito sa kanya mga kwento, General. Opo. Trabaho na rin po yun. Trabaho namin ang i-correct ang mga ganyang klaseng mga informasyon. Kung kaya ito yun, ipinal natin ang kaso. Tinapos natin ang trabaho natin. Opo. Ang kaso po na ipinal niyo, General, ay perjury. Ano ba ang ibig sabihin itong perjury para sa mga hindi po nakakaalam? At paano ho ito, bakit po ikinaso sa kanya ang perjury, General? Ayan po kasi ay yan ay isang kaso sa mga gumagawa ng mga report na hindi po totoo. Kadalasan ho yan ay nangyayari yan sa korte. Pag ikaw yung testimonya, tigla na lang, binago mo ang inyong sinabi, perjury ho kayo. Dahil marami na nakikita rin natin yan sa mga hearing na nakikita natin sa radio, sa television, sa mga high profile. Pero hindi nila alam na yung kanilang pagbablatter ay isa rin hong form ng sworn statement po yan. Dahil sinabi mo po sa polisyan eh. Kung kaya't yan ay sinusumpaan mo, na
maging basihan ng kaso mong perjury. Pagkatapos, may iba pang revised penal code provisions like yung utterances, illegal utterances using unauthorized use of publication, yun ng mga publication means. Kung kaya't, yun po, medyo nagkapatong-patong ang kanyang problema. Opo, itong ginawa niya po, General, ay ang nabanggit nyo kanina ay dahil sa depress siya. At ang isa pa sa mga nabanggit dito sa report noong una, eh gusto niya raw hong dumami ang kanyang followers. Opo. Sigurado po naman, nagawa niya na rin ang kanyang followers. At dadagdag pa hong dyan ngayon ang followers niya. Kung halimbawa, magkaroon siya ng warrant, maging followers niya na rin ang warrant section namin. Dahil hahanapin natin siya. Yung mabihira talaga. Eh ganito ho, General. Itong mga taong ito, biro niyo, napakadelikado ho pala ito. Ito ho'y mayroong paglabag sa batas. Ay, ano oras? Talagang nakita ho natin na hindi ho basta-basta pala ito, General, no? Ito ay seryosong bagay, yung ganitong mga gawa-gawang istorya, General. Opo, sir. Lalo na pag yan ay nakarating na sa ating otoridad at inimbestigahan na. Opo. Eh dapat ho sana, inilagay niya, joke lang kaagad right at the very start para hindi na may mag-iimbestiga kasi joke lang eh. Oo nga. Kung seryoso ang inyong pag-publish at yan ay paniniwalaan ng publiko, lalo na't nakaka-apekto, parang rumurumang giring na rin yan. Meron huling balibagong kaso dyan. Nako, ito yung magsilbing babala ho doon sa mga gumagawa itong mga hindi magagandang istorya ho, at mga gawa-gawang istorya, General, at pinupost sa Facebook. Opo, talaga po dapat maging responsable tayo sa ating mga posting dahil humahabol na rin ho ang batas. Ang batas opo po ay nagbabago at ang ating mga congressman ay gumagawa na rin ng mga panibagong para ma-address po yung mga issues na ganyan dahil yan po ay nakaka-apekto sa ating general peace and order and eventually it will affect the whole Philippines and eventually yung ekonomiya natin apektado dyan. Okay, so ito, isa po ito sa mga halimbawa, General, ng fake news. Kaya, okay, burahin na po natin yung istoryang ito na alleged umano'y kidnapping na dumadagdag pa sa alalahanin ng mga kababayan natin. Meron pong isang istorya naman, kamakailan, at mabuti po umaagap yung ating mga barangay at pulis. Sapagkat meron hong isang estudyante na kung di nagkakamali, 5 taong gulang sa isang elementary school sa Bagbag sa Quezon City, Novaliches, na umano'y gustong tangayin ng isang lalaki. Pero libirita ho na ito pala may kapansanan din po sa isip, General? Opo, medyo kapansanan sa isip dulot ng droga, medyo tuyo ng utak ko. Hala, yun ang sinasabi natin. Pero talagang na-establish ho natin at ano na po ang naging status ng kasong ito, General, hinggil din sa lalaking ito na lulong naging drug addict ho pala ere. Naisamba na ho ang kaso at yan, ay may resolution na sa kanyang sa filing ng kaso. Opo. At siya ay kailangan magpiyansa. Ang piyansa po ay hindi na namin nakuha kung magkano pa ang i-recommenda ng piskalya. Pero dati pong lulong sa droga at meron dating kaso ng child abuse yung tao. Kaya medyo tama lang talaga na hulihin natin siya sapagkat uulit-ulitin niya po yun. Tapos ang kanyang pamilya ay kinireklamin na rin namin para bantayan siya, i-rehab siya kung kinakailangan, kung gumagamit pa. Kung gusto nila, huwag na nilang piyansahan muna para siguradong sa loob ng kulungan. Dito sa aming mga kulungan, siguradong mawawala yung epekto ng droga sa kanya dahil tubig na lang na marami yung painom natin para luminis ang mga safe na safe po siya sa loob ng kulungan. General, so dahil po sa mga pangyayaring ito, tulad ng quick reaction ng ating mga polis at barangay, mabuti at talagang nagpapatrolya yung ating mga polis, General, sa mga paaralan, sa mga paligid, sa mga vicinity po ng mga paaralan, ano? Opo, may pag-aaral po tayong ginagawa at yun ang tawag natin, crime mapping, crime clocking. At malalaman natin sa oras at lugar na kung saan pwedeng magkaroon ng krimen, nandun po tayo. Iba-iba pong lugar, pwedeng paaralan, pag open ang labasan at pasukan, pag nasa loob na ang mga bata ng paaralan, wala na rin ang mga pulisyan dahil umiikot naman sa ibang mga priority. Pero siyempre, ready pa rin tayo. At saka, lagi po natin ina-advertise ngayon ang ating 122 project po ng ating mayora, si Mayor Joy Belmonte, dito sa Quezon City. Dahil lang po ng 122 at pag sinagot kayo ng aming operator na, opo, alam na po namin ang inyong problema at papadala ko mayang pulis. Bilang po kayo, pag araw, mga less than 3 to 4 minutes ang ating pulis may responde dapat. At kung gabi, mga 2 minuto po, dapat may pulis kayo sa tabi nyo pag kayo ay tumawag sa 122 at na-acknowledge ang inyong tawag. Nakita naman ho namin yan, General. Hindi naman ho sa binobola namin kayo, General, no? Sapagkat yung minsan isang insidente dito sa may bahagi ng
Quezon Avenue, malapit sa kanto ng Roosevelt, meron nagpaputok ng baril eh. Eh saglit lang, General, nakaresponde kayo ano? Opo, opo. Ay, nagkataon ho talaga na, yun, maganda, eh, putok ng baril eh, kaya marami nakarinig. Kaya marami yung tawag sa agad. Kaya takbo ka agad tayo, andun ang ating first responder, tapos ang ma-assess ng first responder na kailangan niya ng tulong ng SWAT, opo. Dumating ang SWAT. Kaya nang dumating ang SWAT, eh, pinuntahan na ho natin para ma-supervise na ho ng maayos na parating po natin merong ambulansya, may dalawang ambulansya para kung magkabarilan na yung ambulansya kaagad. Tapos kung meron tayong gagamitin ng libon explosives, eh andun na rin ang Bureau of Fire Protection, kaya may bumbero na rin na rumponde sa atin. Kompleto, galing po ano. Eh sabi ko nga po, General, eh, muli ah, hindi sa binobolo ko kayo uli. Kayo lang po ang General na nakita ko sa tagal ko na hong nag-cover, 30 years na rin ho tayo sa broadcast industry. No, General, maliit. Maliit pa po ako. Sabagay, hanggang ngayon, maliit pa ako eh. kayo lang po ang General na nakita ko na palaging may nakasukbit na radyo sa inyong katawan, General. Eh, ano ho ba ang ibig sabihin nito? Talagang lahat ho ng galawan sa labas, eh, monitor nyo, General. Hey, welcome to Quezon City. Kasamang David Oro, Apo, ang pinakamagandang siyudad sa buong Pilipinas. Correct. Kaya kailangan ng QCP din naman ay kailangan. Pinakamagaling din, nakakaya naman sa ating mayora. Ang galing-galing ng local government, pagkatapos ang pulis ay third world. Hindi ho. Ang ating city ay napakaganda at napaka-advanced ng mga infrastruktura. Kung kaya sinusuklian lang natin ng tamang serbisyo. At ang radyo ho, yan ang paraan para alam natin lahat na nangyayari, kasi isang pilot na ng radyo, 300 kaagad na nakakarinig sa inyo. Correct. Oo nga, yung radio communication. And General, siguro po magandang maklear natin muli sa mga tao na, kasi alam niyo po, minsan nakaikot ako sa mga paaralan, paglabasan ng mga estudyante, aba, isa dami ho ng mga nag-aabang, nagdikit-dikit na yung mga magulang dahil nga sa istorya tungkol dyan sa mga alleged sa pagdukot, mga kidnapping, mga fake news na yan. Talagang apektado ho ang ating mga magulang eh, at talagang tinututukan ho nila yung kanilang mga anak, susunduin talaga nila at maging ligtas. Pero ano ho, muli ang assurance ng ating Quezon City Police sa mga magulang na concern siyempre sa kaligtasan ng kanilang mga anak na nasa mga paaralan, General. Yes sir, yan po ang epekto kasi ng mga nangyayari mga fake news, no? Naapektuhan at nagiging iba ang galaw ng ating mga parents at nagkaroon ng unnecessary na mga movement, na mga unnecessary burden sa kanila. Opo. Pero ito naman ang ina-assure ng Quezon City Police. Tawag lang sa 122 at makinig po sa tawag na sa 122 kung kailan nyo nang responde. At habang wala pang emergency sa inyong mga lugar at inyong mga bayan, eh makinig po tayo sa dito po, Sir David Oro. At siya magsasabi sa inyo ng totoo kung kayo ay duda sa mga po news na inyong naririnig. O, yeah. Diba? So, what I mean is, we get our news from reliable sources. Hindi lang sa kung saan-saan, dahil alam nyo naman ang Facebook, napaka-taas ng reach. Correct, so, correct. Apo. Kunin po natin sa mga matitino at sa mga respetado at mga establisadong mga news outfits ang ating mga i-countercheck ang ating mga impormasyon. Maraming salamat din, General, sa pag-acknowledge sa DWIC ha, at yung programa nating ORO dito po sa DWIC. At syempre, yes, makikipagtulungan po kami sa inyo po sa Quezon City Police para magbigay ho ng mga totoong balita, sapagkat yan po naman ang aming hangarin na hindi ho mag-create ng mga fake news at ayaw na ayaw po siyempre ng ating ni Mayor Joy Belmonte at siyempre ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magdagdag pa ng mga alalahanin sa ating mga magulang at mga pamilya dito po sa mga fake news na ito. Muli, maraming salamat, General, at thank you very much sa napakabilis po na ma-access po namin kayo anytime, General. Salamat po, Sir David, at sa inyong mga tagapakinig dito sa DWIC. Thank you very much. Inyo pong napakinggan si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Siya po ang District Director ng QCPD, Quezon City Police District. Samantala, yan po ay ilan lamang sa mga pangunahing balita natin. At tayo po ay maya-maya ay magbe-break lamang
Pero ito nga po yung binabanggit ni General bago tayo mag-break, ano, ay suriin yung mga pinagmumulan talaga ng impormasyon at nilalaman ito. Kung yung bang impormasyon na nakukuha po ninyo ay mapagkakatiwalaan bago ro po maniwala o ipasa sa iba ang nabasa mo o napanood mo, siguraduhin mo muna kung totoo ito kahit kalat na ito. O hindi ho katwiran na, ay kasi ano na yan eh, viral na yung video na yan, viral na yung information na yan, di ba? O hindi ho ibig sabihin yun ang basihan. O ano ho dapat gawin? Suriin ang pinagmula ng balita. Yon, yung source ng balita. Tulad ng binanggit kanina ni General Torre. Di ba? Kung yung balitang yan ay galing halimbawa sa DWIC, aba, ito to yan. Pag galing sa DWIC, lalo na sa programang ORO, o, di ba? O, di ba? Totoo yan. O, di ba? O, minsan, posibleng ibahin ng mga nagbabalita yung kanilang information para mas lalong maging kaakit-akit, ika nga. O, ayan po. Kaya siguraduhin na tama at updated ang nilalaman ng balita. At pangwakas, alamin ang totoo, hindi kung ano ang gusto mong paniwalaan. Ayun. Iyon ang importante dyan. Ah, meron pa pala. Kung meron kayong nalamang isang istorya at ito'y maling impormasyon, huwag nang ipagkalat pa. Ayan. So, tandaan, ang impormasyong sasabihin mo sa iba ay makakaapekto sa iniisip at ginagawa nila. Ayan. So, maliwanag ha. Umiwas sa fake news. Dapat na nating layuan ang fake news, huwag ikalat ang fake news. Samantala, babalik po ang ORO, makalipas lamang ang ilang paborito. Sa DWIZ, kasama si David Orr. Hello, magandang hapon muli. Oy, mga misis, mga mami, mga mighty. Oy, welcome ulit sa programa nating ORO sa DWIC. Kanina nga, itatanong natin eh, kung yung pagiging misis, pagiging mami na lang ha, para sa kabuuan ha. Kasi pag sinabing mami, asawa siya at meron siya mga anak. So yung pagiging mami ay, kung magiging profesyon ng pagiging mami, magkano ba ang sweldo ng pagiging mami? Ayan, bira mo ha. Nabanggit natin kanina, ang pagiging mami ay ikaw na ang, siya ang cook, diba? Siya ang labandera. Ano pa? Siya ang tagapaglinis ng bahay. Accountant din, diba? Accountant din siya. Kasi kinakailangan marunong siya sa pananalapi ng kanilang tahanan. So, yan po yung ilan sa mga trabaho ng pagiging mami. Oo. So, marami pang iba. Hindi lang sa pagiging asawa, dapat marunong din siya sa pagbabudget, di ba, ng kanilang pera. Oo. Pamamalansya. Ang daming mga trabaho na ginagawa ng mami. Kaya kinakailangan niya talaga, meron siyang katulong at kumbaga sinusuportahan siya sa kanyang tahanan. Samantala, tayo muna ay alamin natin ang iba pang mga balita sapagkat ang ating kasama mula ho dyan sa bahagi po ng Southern Calabar Zone ay may balita ho tayong tatanggapin mula po naman dyan sa Calapan Oriental Mindoro. Alamin po natin ang balita mula sa ating Ronda Provincia. Si Ron Lozano may balita hinggil sa pamumutol po ng mga mangroves. Uy, itong mga mangroves na to dapat hindi na pinuputol to eh. Ito ay importante sa ating kapaligiran at sa ating paglaban sa polusyon. Yun daw ho mga mangroves sa Calapan, yung pagputol ay binatikos po. O dapat lang ho naman na batikusin ito. Alamin natin ang detalye ng balita yan mula kay Ron Lozano. Ron, go ahead. Kuyang Dave, binatikos ng maraming netizens at mga environmentalists ang ginawang pagputol ng mga bakawan at mangroves sa Calapan Riverside sa Calapan City
matapos i-post ng isang mamamahayag na si Leo De Leon ang mga pinutol na mangroves gamit ang chainsaw. Nakasaad sa batas o RA 761 na bawal ang pagpuputol ng anumang espisye ng mangroves. Naglabas naman ng dokumento ang DNR Oriental Mindoro hinggil sa nasabing aktibidades at sinabing earth bowling of trees o pag-uukay ng bawat punong bakawan sa Calapan Riverside ang ipinalabas ng kanilang tanggapan at hindi para putulin ito gamit ang chainsaw. Ito ay maliwanag anya sa ipinakitang permit ng DNR para sa pagtatanggal ng mga punong bakawan kaugnay ng isasagawang Calapan City River Control Project kasama ang boardwalk at recreation amenities para rito. Agad naman nag-utos ang DNR na ipatigil ang sinasagawang pagpuputol ng mga mangroves dahil sa maling sistema ng kontraktor dahil anila nakasaad sa permiso na dapat ay earth bowling lamang ang dapat gawin at hukain ang bawat puno at ililipat ng ibang lugar. Ngunit hindi ito para putulin na kinilabasan naman ng mga pangyayari. Wala pang reaksyon ang lokal na pamahalaan sa naturang pamumutol ng mangroves pero inaasahan naman ng mga mamamayan ang paliwanag dito. Dismayado naman ang isang netizen sa pahayag ng DNR at sinabing so sorry na lang po ang nasabing nakakadismayang insidente ng pamumutol naman ng mangroves. Ron! O yung pamumutol ng mangroves na yan, gano'n ba karami ang mga naapektuhan o gano'n karaming mangrove yung pinutol na yan? Gano'n kalawak? Medyo... O kakas, Kuya Dave, no, medyo madami ito eh. Makikita natin ito sa picture na exclusive natin nakuha, no? Oo nga. Na ang dami, patong-patong itong mga mangroves na to na supposedly hindi naman pala ganito dapat ang sistema, no? At dapat hukayin at ililipat sa ibang lugar. Pero dun sa nakuha nating picture at base na rin dun sa impormasyon ng mga nakasaksi ay ginamitan ito ng chainsaw. Baka matay talaga yan. Hindi lang basta binunot kasama yung ugat. Kasi kung yan binunot kasama yung ugat tapos itatanim sa isang lugar, mabubuhay. Mm-hmm. Pero kung ginamitan ng lagar, chainsaw, ay talagang patay yan. Talagang patay, oo. Oh. At yung lugar na yon popular rin to kasi nga maraming mga mangroves doon ay dinadayo to eh. Oo. Eh ngayon siguro merong isang proyektong gagawin doon. Supposedly ay hindi naman ganoon ang sistemang gagawin dapat. Base na rin doon sa permisong ibinigay sa kanila na Kuyang Day by Earth Bowling. Tama. O yung paglilipat o paghukay. Ganun nga, dapat gawin. Lamang at hindi yung pagpuputol. Yun ang masama. Oo. Yan ba, mayroon bang makakasuhan dyan? At sino ba ang pwedeng mag-file ng kaso dyan sa mga nagputol ng puno na yan? Hinihintay natin yung magiging paliwanag at kinontak na rin natin itong lokal na pamahalaan. For sure ay magbibigay sila ng reaksyon dito. At ito ay umani na ng maraming reaksyon. Lalo na yung mga taga Calapan City na sinasabi nila na merong balik itong pagpinsala dito sa kalikasan natin sa ibang panahon, ano? Totoo naman yun, Kuyang Dave, ano? Oo, ganun talaga mangyayari dyan. Kapag ka pinipinsala ang mga likas na yaman ng ating kapaligiran, talagang magkakaroon ng masamang epekto yan sa kapaligiran, Ron. Oo. At itatry natin makontak itong punong lunsod ano, para hingin natin ng reaksyon dito sa kanilang area of responsibility. Kaugnay nga itong kontrobersyal na pamumutol ng mangroves dito sa Calapan City. Sige, Ron. Pwede mo akong balikan. Tomorrow. Si Ron Lozano nagulat para sa Impilang may todang lakas, DWIZ. Ayan, salamat, Ron Lozano. Mukhang may lakad yata sa Ron Lozano. Gumamadali, ah. Ayan, salamat, Ron, ha? At siguro, baka by tomorrow, baka pwede mo akong balikan at para makakuha tayo ng update. Kung hindi bukas, kahit sa Sabado ng gabi, dun sa programa natin sa Biyahe ni Dave Oro, 7 to 8 a.m., ay kasi, ano rin yan,
mga magagandang lugar sana yan na dapat sana ipinapangalagaan yung mga likas na yaman o yung kagubatan natin, yung mga mangrove. Eh, pero kung ganyan pinuputol pala, sinisira dahil sa mayroong proyektong gagawin, aba, eh, hindi maganda ang epekto ng mga proyektong yan o ng mga bagay na yan. Anyway, tayo po ay magbe-break muli at pagkatapos, meron pa po tayo mga ilang paksang tatalakayin, may kaugnayan naman sa mga obserbasyon at meron din tayong mga reaksyon at opinyon ng mamamayan partikular sa ilang mga issue. Sa DWIZ, kasama si David Orr. Ayun, tama yun, Sir Vic Lima, yung ating station manager, nagbigay nga ng suggestion. Oh, maganda nga, matutukan itong istorya ni Ron Lozano dyan sa Calapan City, Oriental Mindoro. May kaugnayan dyan sa pagputol, pagsira ng kalikasan, na pagputol ng mga mangrove. So, pwedeng gawin nating issue yan sa programa nating Biyahe ni Dave Oro. Eh, hindi lang ho naman puro good news. Pag medyo may bad news, pwede rin nating talakayin yan sa biyahe ni Dave Oro. Okay, so thank you very much. At siya nga pala, napag-uusapan po ang ilang mga bad news. Ito po ito ang isa sa mga example ng pang-aabuso sa mga lansangan. Ayan, okay. Ito po, may kaugnayan po dito sa nag-viral na video ng isang SUV, isang mamahaling sasakyan, at meron pang naka-convoy, meron pang motorsiklo na hagad. Naghagad ang dating yan, katulad ng makikita ng ating mga televiewers sa IZTV at the same time sa pamamagitan po ng ating Facebook at YouTube ang DWIZ. Ito pong pangyayaring to ay binatikos po o niresolve ba po ng Land Transportation Office. Ito po yung balita na inilabas po ng Land Transportation Office. Ang insidente po ay nagsasangkot sa isang pribadong sasakyan na sinabayan ng isang motorsiklo, o ginagabayan ho siya ng isang motorsiklo na parang ang dating ay may nahagad. Yung motorsiklo ay meron pang sirena at blinker at nakagambala sa daloy ng trapiko sa pamamagitan po ng pag-counterflow sa National Road sa Silang, Cavite po ito nangyari. Ang akto po ay ang insidente ito ay nagresulta para magbara po ang trapiko at lalong nagpahirap sa mga motorista. Ayan, okay. Sa ang latest po, ang ginawang aksyon po ng LTO, makakaraan po nilang makita itong viral video na ito ng pag-counterflow ng isang private vehicle na mayroon pang naka-convoy na nagpanggap na isang hagad, may blinker pa, no? Ginawa po nitong si LTO Chief Assistant Secretary Chofilo Guadis III ay meron pong isang resolusyon na nilagdaan kung saan napatunayang may pananagutan itong motorcycle rider na nakilalang si Michael Innocentes para sa mga kasong administrative at violation ng reckless driving. Ito po mga kaso niya, reckless driving at failure to meron din ho siyang failure na ipakita yung authorized motor vehicle license plate to niya. Wala pa lang plate number ito. At wala rin ho siyang ORCR nung kanyang motorsiklo. Ayun, kaya meron hong pinataw dito na parusa, no. Ang parusa po ay 8,000 piso dahil po sa kanyang paglabag na yan. Okay. Samantala, nakitaan din ang paglabag sa obstruction of traffic and reckless driving. Ito namang driver po ng private vehicle na si Roy Vincent Toledo. Ito pala yung driver nung SUV, yung kulay itim na yan. Yung itim na yan na kinoconvoy nitong motorcycle. Ayan ha.
si Toledo ay pinagmulta po ng kabuang 3,000 piso para sa kanyang ginawang violation. O napag-alaman din po sa resolution na itong sina Innocentes at Toledo ay hindi dapat, anong sabi dito? Yung kanilang mga lisensya, oy, hindi, marirevoke na rin yung kanilang mga lisensya. Oh, wala na ho silang karapatang mag-drive. Ito pong mga nabanggit na tao ay inatasan po ng Intelligence and Investigation Division ng LTO na isurrender na yung kanilang driver's license. Yan po ang naging epekto ng ginawa hong kabulastugan itong private vehicle nito ni Tim at yung motorcycle. Uy, kayo ha, nagpapanggap pa kayong mga VIP ha. Ano kayo? Gold? Ano kayo, gold? O, pero eh mo, nagka-counterflow, 'di ba? Oh, eh itong incidenteng ito ay nagbigay po ng apila itong si LTO Officer Guadi sa publiko na respetuhin ang mga batas trapiko at regulasyon ng bansa dahil nandiyan po ang proteksyon ng kanilang ito po ay dahil para po sa kaligtasan ng mga nagmamaneho. At iniulit po ng LTO chief na si Guadis na ang kaligtasan sa kalsada ay isang shared responsibility. Oh, yan po ha. Binigyan din pa po ni Guadis na hindi kukonsintahin o hindi kukonsintihin ng LTO ang walang habas na pagbaliwala sa mga batas at regulasyon at anumang iba pang gawain na magdadala ng abala at maaring makapinsala sa kaligtasan ng mga motorista. Mahigpit ding ilalapat ng ahensya ang buong pwersa pa nga po ng batas sa sinumang lalabag sa kanila o anuman ang kanilang katayuan. You know, oposisyon sa lipunan. Oh, yan ha. Kahit na po kayo taong gobyerno pa, oh, di ba? Oh, hindi ho ibig sabihin yun na kayo ay may lisensya na maglumabag sa batas trapiko. Lalo na kung kayo po ay nagpapanggap lang na mga taong nasa otoridad. Oh, unless talaga na talagang emergency. Pero ito, biruin mo, ang nangyari dito sa insidenteng ito, yung sinalubong nila na motorista na nagkumuha ng video. Oh, hindi na wala namang silang paliwanag. Hindi emergency yung situation. Gusto lang nilang makalawang para maiwasan yung heavy traffic sa haba ng National Road diyan po sa Silang Cavite. Oh, kaso ang nangyari, na-videohan sila. Inimbestigahan ngayon ng LTO yung insidenteng 'yan. Salamat dito sa nag-video na ito ha. At biray mo, itong pangyayaring ito pang-aabuso ito ha. O, hindi pala ito mga taong nasa otoridad. Ay kasi alam natin, kung ito yung mga nasa otoridad, hindi naman nila gagawin yung bagay na ito, no? Hindi ho nila aabusuhin yung kanilang otoridad. At sa totoo lang, lumitaw pa nga dito yung report before na napagkamalan na opisyal ng gobyerno yung sakay nung van na yan o nung itim na kotse na yan. Eh hindi po. Maliwanag dito sa report ng LTO sa kanilang investigation na ang nagmamaneho nung itim na sasakyan ay isang pribadong individual at wala hong katayuan sa gobyerno. O yan. O di na ano kayo? Na natikman nyo ang batas laban po dito sa mga pang-aabuso. So maraming salamat sa ating social media team. Ha? Thank you very much. Abang nakikita po natin ang mga video yan sa ating screen ngayon. Okay, so sa susunod o bukas, meron ho tayong isang topic pa na pag-uusapan. Naku, maganda rin ho ito ha. Naalala ko minsan sa isang pahayag ng opisyal dyan po sa Quezon Province
ay sinabi niya na hindi niya tinotolerate ang mga maling gawain sa kanyang probinsya. Ang tinutukoy po natin ay ang Quezon Province. At ang tinutukoy po natin ay Quezon Governor Dr. Helen Tan. Kasi dito sa natanggap nating isang latest na balita, aba, inoperate na po ng mga kinaukulan sa pangunguna po ng National Bureau of Investigation ang isang prostitution din sa Sariaya, Quezon. Oo. At meron pong mga naaresto hinggil po dito sa prostitution din na ito. Oo. Sa initial na information po ng inyong lingkod, sa inilabas po na balita mula sa National Bureau of Investigation dito po sa Manila, meron pong dalawang inaresto. At ito po ay kaugnay ng isang entrapment operation na isinagawa. Alam niyo ba yung pangalan ng video kay bar na ito? Oy, baka pinupuntahan to niya na, ah. Alam niyo yung pangalan ng video kay bar? Hindi niya na mapupuntahan ito. Lagiya video kay bar. Oh, Lagiya, munting na maging Ligaya, ha? Ito pong Lagiya Videoke Bar na matatagpuan po sa Sariaya, Quezon ay ni-raid ng NBI. At naroon po na nahuli o na tuklasan. Mambabata nito mga GR na ito. Mga 16-17 lamang yata ito, mga GR yung ito, oh. Ito po ang ilan sa mga information. Meron nung dalawang nahuli. Ito na mga pangalan pala, eh. Ayon po sa report ng National Bureau of Investigation, ang mga naaresto, bukas ko na ikikwento. Mag-alas 4 na, eh. At tingnan natin bukas kung makakausap natin ang ina ng Quezon Province hinggil nga sa, alam ko ito, galit na galit siya dito, sa mga illegal na bagay. At yung nangyaring aksidente pa sa lansangan, yung mga paglabag sa batas trapiko, nung isang araw o kahapon may nangyari, 4 yung patay. At 4 yung sugatan sa vehicular accident sa Pagbilao, Quezon. Dahil nga sa hindi pagsunod sa batas trapiko. Okay, hanggang bukas, magpaalam na po muna ako. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang ORO sa DWIC, Observasyon, Reaksyon at Opinyon. Muli, maraming salamat sa mga nakaagapan natin. Engineer June Aguba, thank you very much, ha? Si Hiyas nandiyan, no? Si Hiyas, oh. Hiyas Pantalyon. Si Joan Punay, nandiyan si Joan. At saka yung mga kasama natin dyan sa newsroom. Abangan po ninyo ang IC Balita Nationwide panghapong edisyon susunod pagkatapos po ng programang ito. Muli ang inyong lingkod, David Oro po lamang, nag-iwan ng mga katagang. Maraming salamat sa pribilehyo na makapagserbisyo sa inyo. Bye! Sa DWIZ, kasama si David Oro.